Ayan mga lodi. So, dito tayo sa ginagawa natin before na 2-unit apartment mga lodi. So, kung napansin nyo yung video natin before is nag-slabbing tayo dito sa 2-unit apartment. So, ngayon is bumalik na tayo dito. So, nag-babak setting tayo mga lodi. So, makikita nyo yung mga nakakasana yung utility box natin. So, share ko lang sa inyo yung paglalagay natin ng yung pagbabak setting natin mga lods. So, remember yung naglagay tayo ng penetration sa biga mga lods. So, nagtusok lang tayo dyan. Makita nyo, magkaiba ng pipe. So, pinagduktong lang natin ngayon yan. So, halos na chipping na lahat dyan. Yan. Yun. Sa aircon. Then, yun sa mga switches natin mga lods. Yan, sa mga switches. Yan. So, mga naka-layout na lahat yung pipe natin mga lods. So mga lodi, so box setting tayo. So mapapansin nyo, dun sa loob ng box, smooth ang nasa loob ng, ano. So binabaliktad ko yung, mapapansin nyo dun sa box, yan. So mostly pag mga box is ang, ay mga lodi, mostly sa mga box mga lods, pag bumili kayo ng box, is ganito yung itsura mga lods. So lagi natin nilalagyan ng tape, makita nyo may mga tape dyan. Protection yan dun sa screw para hindi malagyan ng cemento, para hindi masisira itong ano na to. So madali masira yung mga ganitong klaseng screw pag naglalagyan ng cemento. So lagi nyo lalagay ng tape. So makikita nyo dun sa cover, ito yung cover na to. So dun sa nilagay natin, so nakita nyo binaliktad ko yung cover na to, binaliktad ko yung cover mga lads. So nilagay ko siya dun sa loob. Ay mga lods. So nilalagay ko siya sa loob katulad yan. So makikita nyo, smooth na smooth dun sa loob. Wala yung edges na ganito. So binabaliktad ko siya. Para pag semento natin, paglagay natin ng semento yan, is mas kapit na kapit yung semento dito sa side na ito mga lods. Ayan, side na yan is mas kapit na kapit yung semento yan. So kaya binabaliktad ko. Makikita nyo, smooth yung nasa loob. So ganyan yung ginagawa natin na way para mas tumibay yung pagkaka-install ng box mga lods. Then wag kayong mag tatabas ng halos silaki lang ng box. Then ikakabit nyo ng ganito mga lods. Then makinis yung surface na to. So may mga pagkakataon, may mga nakikita ako mga lods, may mga natutrouble ako na bahay is natatanggal na yung box mga lods, nahuhugot dahil hindi na si cemento maigi. Dahil sakto nga lang yung pagkakatabas ng box. Then, ang nakasemento lang doon is yung sa may pipe lang. Kaya minsan is makikita nyo, natatanggal na yung mga box. So, yan yung common mistake ng mga gumagawa ng ganito mga lods. So, hindi nila inaayos na maigi yung trabaho nila. So, tayo is lagi natin ayusin yung trabaho natin. Katulad nyan, lakihan nyo yung butas mga lods. Yung talagang masisemento yung magkabilang side, yung ilalim. Ito, medyo sumobra lang yan mga lods. Pero okay na din dahil mas cemento natin yung loob niyan. So malalagyan natin sa ilalim. Mapipix natin na maayos yung box. Yung box setting natin is maayos yung pagkakalagay. So ayun mga lods, so share ko lang sa inyo yung box setting natin. Kung paano natin sineset yung mga boxes natin. So ito switch. Pinto. Then ito. Makikita nyo. Ayan. Mga katulad niyan is baliktad. So cemento yun na namin yan. Makikita nyo is baliktad yung cover ng butas. Isang way yan para mag-stabilize yung box dun sa semento mga lods. So firm na firm yung kapit ng box dun sa semento. Kaya ganyan. Yan. So ito is para sa three-way to mga lods. So makikita nyo, ito yung hagdan. Bakit wala dito yung switch mga lods? Iyon yung isang switch para sa three-way. Bakit wala dito yung switch? So ang access is, dalawa kasi ang access dito. Isa dito sa kwarto na to, isa dito sa kwarto na to. So mas malayo ang access pag dito ko sa kwarto na to, mas malayo yung access na switch. Hindi mo agad siya ma-reach pag labas mo ng pinto. So ang pinto is ganito mga lods. So dito ang bukas. So hindi mo siya agad ma-reach dun sa lugar na yon. So kaya dito natin nilagay. Mas reachable siya pag dito. Pag paglabas ng tao dun sa door is mas reachable niya yung switch na to. So dito rin sa side na to. Kung na dito tayo sa loob, pag binuksan natin yan, is reachable natin yung switch dito. And visible na visible sa atin. So kaya dyan natin nilalagay switch. Maliban na lang kung dito ang door mga lods, kung dito yung door ng second floor nyo, obvious, dito kayo mag-switch.
So ganun yung pag-layout ng mga switches pag sa mga ganitong katulad dito is three-way yung ginagamit. May two location switch tayo, isa doon, then isa dito. So hindi natin nilalagay dito yung switch. Mas malayo ang access niyan, mas malayo yung reach niyan para doon sa room na to. Sa room na to mas malapit, pero doon sa room na to is malayo. Kaya dito natin ilagay para sa dalawang room yan, mga lods. Reachable to para doon sa gumagamit. Then visible na visible. Kaya mga lods eh. So para sa AC natin, yun is para tumawid lang yan, kaya ganyan. So then flexible na yung ginamit natin dyan sa taas. Ayan, so naglagay tayo, nag-abang tayo ng wire jump power for AC yung mga lods, para sa AC yan. Iaabang lang natin yung mga yan, so magbubutas lang sila dyan kung sakaling gusto nila na split type. Then sa kabila is ganun din. So dalawang room to na may abang ng ganyan, mga lods. So yung mga lods, so yun lang yung scenario ko, yung box setting natin. Makikita nyo yung mga box, ay mga box na yan. Baliktad yung takip, mga lods. Yan lang yung share ko sa inyo na ma-firm yung install nyo nung box if ganito yung lagay nyo, mga lods. So depende naman sa inyo kung hindi nyo na mababaliktad or... So ito yung share ko lang para lang magkaroon kayo na idea na pwedeng ganun, mga lods. So nasa inyo yan kung gagayain nyo or hindi. So pag sinimento yan, kakapit cement yan, then di na yan talaga gagalaw. Ay mga lods, so halos ganyan yung mga ginawa ko dyan. Ayan. So po naman lods, so sharing ko lang to. So saglit lang to. And para lang mapakita ko sa inyo yung mga trabaho natin dito. So ayan lang mga lods. Susunod na work na lang ulit. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na in-upload ko mga lods. So thanks for watching. Ciao!